Hi guys, welcome back sa aking channel. Yung video natin ngayon, gagawa tayo ng mango and cheese ice cream. Ang video na to ay most requested guys, kasi meron na akong ginawang mango ice cream, kaya lang yung mga viewers ko, nag-request sila ng mango and cheese ice cream. Kaya ito na, ginawa ko na sa lahat ng mga nag-request. Ito na yung request nyo. Gagamit tayo dito ng 2 pirasong hinog na mangga. Kaya 2 piraso na lang guys, kasi yung condensed na gagamitin ko, mango flavor siya. So doon sa mga viewers na hindi pa alam to, meron na tayong mga nabibili ngayon na mga condensed milk na merong mga flavor. Pagka-slice ng mangga, maghiwalay lang tayo ng 3 piraso, yung walang buto, para naman to sa ating toppings mamaya. Tapos yung 3 natira na 2 piraso yung side ng buto, kayurin natin siya ng maninipis para ihalo natin to doon sa ating mixture. Kung meron naman kayong mga blender, pwede nyong gamitin yon, i-blend nyo na lang para mas pino yung dating, tapos makakatulong din siya doon sa color ng ice cream natin, mas magiging dilaw. Pero doon sa walang mga blender, ganito yung pwede nyong gawin guys. Ayan. So, iset aside muna natin ito. Ngayon, ikat naman natin yung 3 piraso na sinet aside natin kanina. Ikat natin siya ng maliliit na cubes. Ganyan. Ayan. Guys, kung hindi pala kayo makahanap ng condensed milk na mango flavor, kung wala kayong mahanap na ganon, yung gamitin nyo yung regular condensed na lang, tapos 168 ml lang yung gamitin nyo. Kasi yung ginamit ko ditong condensed, mango flavor siya, 390 gram, pero hindi siya ganon katamis. Kasi may creamier na rin kasama, tapos may mango na rin, pero hindi siya ganon katamis. Kaya pag wala kayong nahanap na ganitong condensed na may mangga na flavor, so yung gamitin nyo, yung walang flavor, tapos 168 ml lang ang gamitin nyo. Magdagdag na lang kayo ng mangga, instead na 2, gawin yung 3 or 4. Okay na tong kinat natin ng maliliit na cubes na mangga guys. So isunod naman natin yung ating cheese. Yung cheese na to, leftover to nung gumawa din ako ng ubi and cheese ice cream. So kalahati lang yung nilagay ko doon. Ngayon, itong kalahati para naman sa request nyo na mango and cheese ice cream. Kailangan maliliit yung pagkat ng cheese guys para hindi nyo masyadong maramdaman yung alat niya. Kasi pag malaki yung ka-slice, ma-feel nyo yung alat ng cheese. Isalin lang natin to sa maliit na bowl, tapos iset aside natin. Ngayon, isunod naman natin yung all-purpose cream. Nailagay ko na to sa chiller overnight. Ayan, doon sa mga nagmamadali, madalian na paggawa, pwede kayong maglagay sa freezer ng all-purpose cream, 2 hours. Pero kung hindi nyo kayang bantayan ng 2 hours, titigas yan. Kung hindi nyo naman kayang mabantayan, doon na lang kayo maglagay ng all-purpose cream sa chiller overnight. Pagkalagay ng 2-pack ng all-purpose cream sa ating mixing bowl, i-mix natin to ng 5 minutes gamit yung speed number 7. Tingnan nyo guys yung all-purpose cream kung gano'n na siya kadami kasi sobra na siya sa kalahati. Ilagay ko sa screen bago tayo nag-start mag-mix. Kung gano'n lang yun kakonte. Ayan guys, makumpara nyo kung gano'n kabilis umalsa dahil nga nailagay sa chiller. Isunod naman natin paglagay yung ating condensed milk na mango flavor, 390 gram. Ayan. Pati na rin yung mangga na kinayod natin kanina. Or kung nag-blend kayo, kung may blender kayo, so yon, halo nyo na rin dito. Tapos, i-mix lang natin to ng 10 minutes gamit yung speed number 7. Pansinin nyo guys kung gaano siya kabilis umalsa. Wala pa tayong 10 minutes pero punong-puno na yung mixing bowl natin. After 10 minutes, eto na. Sobrang dami. Punong-puno na siya guys. Ilagay ko sa screen bago tayo nag-start mag-mix ng 10 minutes kung gaano lang siya karami. Ayan guys. Diba ang bilis niyang dumami.
Bali, yung puno ng mixing bowl na to is 1.7 liters. Ngayon naman, ilagay ko na yung aking cheese. Pero magtira ako ng konti para dun sa toppings mamaya. Ayan, ito yung itira ko para sa toppings. At isunod ko na rin paglagay yung inislice ko ng maliliit na cubes na mangga. Magtira pa rin ako ng konti para sa toppings. Tapos, haluin ko na itong mabuti. Okay na itong pagkakahalo ko. So, isalin ko na siya sa plastic container na hinanda ko. Ayan, yung plastic container na to, kasya siya ang 2 liters dito. So, 1.7, kasyang-kasya. Ayan. Tapos, simutin lang natin. Ayan, na-flat na natin yung ating ice cream. Ngayon, ilagay natin sa taas yung tinira natin na cheese kanina, pati na rin yung mangga. Ayan, so tapos na tayo guys. Ito na yung ating mango and cheese ice cream. Ngayon, pwede na natin itong takpan at ilagay natin sa freezer ng 8 to 10 hours. Hi guys, after 8 hours, andito tayo ulit. Ayan, kunin na natin yung ating mango and cheese ice cream para ma-check natin. So, eto na siya. Ngayon, magta-try tayo. Meron akong apan ng ice cream dito. So, kutsara na lang yung gamitin ko. Kasi maliit lang naman yung apa. So, ayan. Para pala sa mga loyal viewers dito sa aking channel, maraming salamat sa inyo guys. At para naman doon sa mga bagong bisita dito sa aking channel, huwag niyong kalimutang i-click yung like, share and subscribe at i-click niyo na rin yung notification bell para every time na meron ako mga bagong upload ng mga recipe, ma-update kayo. Kasi guys, ang aking channel more on sweet and dessert siya, pero meron din namang mga ulam talaga. Kaya yan, kailangan nakasubscribe kayo para updated kayo tuwing meron tayong mga bagong uploads. At mag-upload na rin ako dito ng mga business idea at saka mga business recipe. Kaya ayan, huwag niyong i-miss yan. So, eto na guys, yung ating mango and cheese ice cream. Ayan, sobrang creamy niya tingnan, no? Until next time guys, bye!